Northern Hemisphere as a Southern Hemisphere. So since ngayon lumapas na tayo dun sa equinox, so papunta na tayo sa October, November, December, so dito sa atin sa Northern Hemisphere ay ano na yan, papuntang winter na. Dito sa atin, papuntang amihan na din, so malamig na panahon. Ibig sabihin niya, mahaba yung gabi natin. So dito sa Northern Hemisphere, yung mga bansa dyan is nasa ibabaw na siya ng Earth, medyo nasa ibabaw na siya. Habang yung direktang naaarawan naman o natatamaan ng sinag ng araw ay dito na sa Southern Hemisphere, kagaya dyan sa Australia, sa Argentina, Chile, sa New Zealand. Sila naman yung nakakakuha, sila yung nagkakaroon ng summer. So habang winter tayo dito sa Southern Hemisphere sa mga susunod na sa mga buwan, sa Southern Hemisphere is papunta din silang summer. Yun ho. Ah, okay. Tapos Sir Jay, yung tungkol doon sa Southwest Monsoon, wala na tayong ganun ngayon? Meron pa rin ho, pero humina ho siya. Humina ho siya sa ngayon. At yung ang prominent na nagpapa-apekto sa weather natin ngayon is itong Easterlies. Pero naaapektuhan ng Easterlies sa ngayon is dito sa eastern part ng bansa natin. Dito sa Bicol area, sa Eastern Visayas, at dito sa Eastern Mindanao. Yes, sir. Itong sa period natin ngayon, between now and end of December, sir, kailan mawawala si Southwest Monsoon? So expected natin, usually kasi around October, pumapasok yung si Habaga, si Amihan. So expect natin in the coming weeks is tatapos na si Habagat. Usually naman, pwede naman siya mag-extend na mga middle of October bago magpumasok si Amihan, or medyo madidelay pa ng konti. Yes, sir. Si Amihan, siya na si Northwest. Northeast Monsoon. Northeast Monsoon. Yes, po. Okay. Tess? Sir, how about Sir Jane ng ating 5-weather-day outlook? So, sa 5-weather-day outlook natin is magiging partly cloudy to cloudy pa rin yung panahon natin at medyo maalinsangan na panahon. Okay. Wala ba tayong nakikita, sir, na masamang panahon ngayon sa outside par? So far, wala ho naman pang namataan yung pag-asa na masamang panahon kung na posibleng maging LPA. Pero according dun sa inilabas na threat potential ng pag-asa, is merong chance pero low to moderate lang dito sa may northern Philippines, dito sa may West Philippine Sea, meron din dito sa east ng Pilipinas, malayo ho sa atin. Okay. Pag mag-northeast monsoon tayo, sir, di ba karamihan, once pumasok na yung month of birth, every morning is malamig yung simoy ng hangin? Pero this time, sir, meron medyo hindi naman? Usually ho, pero kasi tayo dito, nasa southwest ho kasi tayo ng bansa, kaya hindi ho tayo dun direkta na apekto talaga ng amihan. Usually yung malamig dun sa northern Luzon, dito sa Bicol area, kasi sila yung nakaharap dun sa northeast. Pero sir, this time around, kailan natin mararamdaman yung, I think yun yung punto ni Tess ngayon, sir. Kailan natin mararamdaman yung early yung morning na panahon? Hindi pa naman pumasok, hindi pa naman dineclare na pag-asa si Amihan, kaya medyo hindi pa natin masasabi kung kailan talaga magkakaroon tayo ng mga malalamig na gabi. Umaga, sir? Ano po yan? Yung malamig na umaga nga, sir, yung when you wake up like 4 o'clock in the morning, ang lamig-lamig na? So since wala pa rin naman si Amihan, so yung malamig kasi na umaga dahil ho yan sa sikat din ng araw, So pag umaga, yung mundo kasi nag-absorb siya ng init. Tapos pag gabi, unti-unti niyang nire-release yung init na yun as radiation, tinatawag ho yan na terrestrial radiation. Kaya pagdating ng madaling araw, is konti na lang yung terrestrial radiation na yan, kaya nakaka-feel tayo ng lamig pag madaling araw. Okay. So yun dapat ang pinagdadasal ni Tess, no? Kasi gusto niya ng malamig na morning. Tamanda lang mga lecture.
Pero sana naman natin na pagdating ng October, November, December, pag andyan na talaga si Amihan, is dyan na lalamig ang ating mga umaga. Lalong-lalo na January, February, kasi dyan yung pinaka-height ng ano Amihan talaga. Ayun! February, no? That really the month of love. Sir J, bago namin kayo, bago namin i-end itong conversation natin, Sir J, pwede po kayo mag-share ng message para sa ating mga Sambonggenyos? So sa lahat ng mga Sambonggenyo is magiging partly cloudy to cloudy pa rin yung ang weather natin sa mga susunod na mga araw. So kagaya kanina medyo may mainit tayo kanina, umabot po yung temperature natin sa around 35. So medyo mataas din ho yung heat index natin kanina. Kaya mag-ingat pa rin tayo sa init at posible pa rin na magkaroon tayo ng mga thunderstorms. Pwedeng magpaulan, magbigay sa atin ng mga isolated rain showers. Kaya maganda ho tayo doon. Alright, marami pong salamat Sir J. Nesnya from our weather forecaster from Pag-asa. Maraming salamat din po. Okay, maraming salamat Sir J. So, bueno ka at least, lecture ka nato na ito, Mar, no? Kasi syempre, Mira to. Ito, P, di ba? Si Abla Contigo, diretso si Tess, mas largo yara yung noche contra el día, ha? Huh? Actually, di ba desde antes na pwede si kita uwi, no? Pero, Kita, we know why. We know that there's equinox and all. But, it pays for someone to be in, aligat na estabagayot mismo na Pag-asa para pwede explicar. Correct. Kaya sila na nasabi. Kaya Timura sa Lera may sabiyon. Abla, baka ito man explain na bakal sila, weather forecaster yata namin si CBMR. Oo, diba? Kaya sabi sila sa mga pregunta na Pag-asa kay once it entra Alberta, hindi kita priyo aga, pero araw na yung Costa City, same thing naman. Di ba, Mar, doon na kayo may change si Berasan. Kasi kung ipregunta, kwando ka kita experience, akala, huko priyo al madrugada, pwede ka kita abla kay Christmas is coming, di ba? Santa Claus is coming to town niya. It's okay. Kasi ba tukere? Agal ya. Abla, yung katukos sa tukere, abla, tiyas na, since sa tabla ka kita, Santa Claus is coming to town, well, before ese opening niya Del Juan, na September 28. Yes, nag-grandstand ase, no? Kaya kayo mga artista niya. Takot ka mo. Ay, manadalit kayo. Nag-grandstand daw siya ase. Let's see and check the spectacle of that. And we all have to celebrate together. Kay mga Sambonggenyo kita. Correct. Pati, sila kung trademark sila. Basta fiesta, man kwento to proposal na fiesta, amoy agad siya. Pwede lang kasi man witness el color and luces. Si. Sa de ese kay tala lang sa Eri, basta bilang nila na kaso din ni Auntie. O alya ka naman na second floor, tala sila. Pwede, kasi ikutya ko ng grandstand. Hindi, mas tuan da adentro del grandstand. Si. Swerte galito, katanya lang to, sir. Ka. Tika, klaro niya, Mar? Klaro lang. Pero before to kail, abrito ang sina. Before to mira ko ng grandstand, mira na ito ko ng Juan, Hacienda Luisita. Cementerio. Ay, namaya lang, doon ay masitya. Ante Jocelyn, Alina Kasumpang, si Kandaan, Gloria, pati Kanda Edison Titing, pati si Bujur, Buenas tardes. Dito gali Alia view from na mga muerto to na mga bibo. Asina ka, the high tech climate change. Muerto, from the muerto sa mga bibo, jugando, Alia, bailando. Pero bonito kay every time siya na activity na grandstand, tapos tumira. Liberasan. Ay, may tasanga. Punel aire, directo ele para konostetes. Mangga chupadera, amo tugul kome, alya kayo. Si naman. Ako klaro, alya atas ko na sedes, no? Oo. Si Alto Paracasa, mas klaro yan. Kamar dahil, bende to, el mangga chupadera. Kamar sabi sila, stop ganun. Na cementerio. Ay, senyor, dada yung vitamins. Ay, basta sa kwento de chupadera, mangga mabasilo, sa akorda yung childhood days. Espera ka na sa kay Alcabug. Correno. Si Chem, akorda si Chem, basta minu si Chempo ay ulan, or Marol Chempo, mabiento. Amo si Puerto kay el mga frutas. Mangga kwan. Abel mga wani, chere kami po ni wani atras sa kusina, takay lang Mar. Pati antes, si Uy tatakay mga mangga, pabuhin nilang taanda kore sa kan, maara, tadaya lang, naikinta si Kaso. Pati na itamin tatu. Naimas yung mangga, mga bisinos. Naimas yung mangga, mga bisinos, pero daman ora tamin, chene. Sorry.
El Terminator na ang programa, pero mañana, tasi ko na sa des invitation man hunto ka lang same time aki na Dateline Teleradio. Yung ka lang sa des kompanyera, Tess Espartero, Pimi Tabla, keep safe, Ciudad de Zamboanga, and may God bless us all. Yes, iyo tambien si Marifi Tamayo, kian Pirmi Tabla con ustedes, no? Mansumut, manunto ka namun Pirmi aki na Dateline Teleradio Afternoon Edition. Thank you very much. Nadios ustedes atensyon ka naman aquí na programa. Hasta mañana otra vez, Marifi Tamayo. From Ateneo High School Batch 94 and Ateneo High School Batch 94, buenas tardes con ustedes todo. Muchas gracias por el maravilloso oportunidad manjunto con ustedes. I love you, Mamang Papang. Oh, it's been a long time, no? Kaya hindi pa kami tahunto takeda. I love you, Mamang Papang. I miss you. And then, SS Vilmar Bukoy Villarin Marquez. Tabla, ama, cuida y sirvi con el de aton familia. Otra vez, vecinos, tarin di kami también el milas de gracias na participación de daman compañeros si Commander T, Emil Tuban, y también con el management del GBPI TV 11, con Sir Eddie Chua, Ma'am Lolita Chua, and of course, Ma'am Katrina Chua. Gracias también. Y también con la entero production team, muchísimas gracias. Mañana otra vez mga vecinos from Vilmar, Marifi Tamayo and yours truly. Tasi kami con ustedes el invitación. Same time, 2:30 sa 5:30 in the afternoon. Manhunto ka namon aquí na programa el Dateline Teleradio. The Philippines, giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. This is GBPI TV 11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. Yo! Meron niyang CCTV pero hindi naman daw gumagana. Manibela at pistol, nagtigil pasada na naman ngayong araw. Sa gitna ng protesta, isang motor jeep na overloaded ng sakay, pumutok ang gulong. At sa showbiz exclusive, ang kauna-unahang eksklusibong one-on-one interview ni Julius Babaw sa aktor na si Ricardo Cepeda matapos siyang makalaya sa kanilang